Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat ng mga awit, chapter 16, verses 5 and 6. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana. The Lord is your portion. Sa ibang salin po, He is your inheritance. Ang tunay mong kayamanan sa buhay na ito. At sa Genesis chapter 15 verse 1, pinakilala niya yung kanyang sarili kay Abraham bilang great reward. Ibig sabihin, ang Diyos po ay nagpapamana. At ibinibigay niya po yan sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga pangako. At dahil naman po ay dapat lumakad ng may pananampalataya at may pagsunod sa kanya. Sa Hebrews 11:8, sabi po rito, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Now, sa verse 10 po, ganito ang sinasabi. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lunsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dito po makikita natin kung bakit po pinagpala si Abraham. Kasi nakita niya po ang Diyos bilang tunay na pundasyon ng kanyang buhay. At alam naman po natin sa buhay na ito, pwede nating maging pundasyon po yung mga material na bagay. Pero po si Abraham, ang kinikilala niya pong panggagalingan ng lahat sa kanyang buhay ay ang Diyos na nangako sa kanya. Kaya po tinanggap niya yung ipinangako ng Diyos. At alam niyo po sa Psalm 127 verse 1 and 2, yan din po ang paalala sa atin. Unless the Lord builds the house, we labor in vain. So wala po tayong magagawa sa buhay na ito maliban ang Diyos po ang gumabay sa atin. Kaya sa buhay na ito, mahalaga po na huwag nating masyado pong hanapin o yung paglingkuran ang kayamanan. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 24, kasi ang kayamanan po may hangganan po yan at marami po yung kabalisahan na idinadagdag sa buhay ng tao. Tiyakin natin sa puso natin na ang Diyos ang tunay nating kayamanan. Number 2 po, kapag ang Diyos po ang ating inheritance, bibigyan niya po tayo ng wisdom. Yun po ang sinasabi ng James chapter 1 verse 5. At huwag po tayong matakot humingi sa Diyos ng karunungan kasi hindi po siya madamot. Ibibigay niya po yan sa atin kung tayo hihingi. Kailangan natin yan sa ating buhay, sa ating pagdidesisyon, sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo, sa lahat po ng ating gagawin. Wisdom po ang susi. Kasi po sabi sa Proverbs chapter 3 verse 12, blessed is the man who finds wisdom. At sa verse 16 and 17, sabi po dyan, long life is in her right hand and in her left hand are riches and honor. Her ways are pleasant and all her paths are peace. So kapag nasumpungan po natin ang wisdom na nagmumula sa Diyos, naroon po ang lahat ng ating pangangailangan. So ibig sabihin, kayang tumugon ng Diyos sa pamamagitan po ng wisdom. Kaya ang kadalasan po pagkakamali ng tao ay pinangungunahan ng Diyos . Pero pagka ang Diyos po ang nanguna sa ating buhay, masusumpungan po natin itong mga ipinangako niya sa atin. Sabi po dyan, long life is in her right hand, her left hand are riches and honor. And sa lahat po ng gagawin natin, sabi nga kapag tayo may wisdom, madali po, meron po tayong mga pamamaraan minsan na naguguluhan po tayo. Pero pagka ang wisdom po ang Diyos, ang nagabay sa atin, nagiging madali po ang lahat. Pangatlong katotohanan po is that we must learn to surrender to gain. Ito po yung ginawa po ni Peter at ng mga apostles. Sabi sa Mark chapter 10 verse 28, we have left everything to follow you. Sumunod lamang sila sa Panginoon. Katulad din ni Abraham. At alam niyo po ang pinangako ng Panginoon sa Mark chapter 10 verse 29 to 31. Ang sabi ng Panginoon kung ano yung kanilang pinagkatiwala sa Diyos. Yung mga iniwanan nila sa buhay na ito, ibabalik ng Panginoon 100 times in this life and in the coming age. Ganun pala ang Diyos, ano po, nagre-reward po siya sa buhay na ito. Again, ito po si Pastor Jojo, nagpapaalala, pangdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!